wala nang isang buwan ay masusubukan muli ang pagpapatuloy ng programa ni Coach Steve Cohn para sa ating Gilas Pilipinas. Well, sa ngayon ay nasa kanya-kanya pang liga at hinihintay na lamang ang season break mula sa Liga ng Japan hanggang sa PBA na kung saan ay maraming parte ng ating lineup. Sa ngayon ay halos lahat ay nakabakasyon na at hinihintay na lamang si Coach Steve Cohn ang Hinebra at ang TNT. Sa ngayon ang good news, majority ng nasa roster ay nasa magandang kondisyon. And si Jimmy Malonzo na lamang ang hinihintay na makabalik sa lineup. Pero sabi nga natin ito ay semi-permanent at maaaring may mapalitan for some reasons kasama ang retirement sa paglalaro sa ating national team. But for now technically they are irreplaceable unless ay merong available na papalit. Speaking of palit, yan ang masasabi natin na a little downside sa papakaroon ng long-term program na mayroong limited na roster. Hindi natin sinasabi na pangit ang programa ni Coach Steve Cohn dahil ito ay tested na effective. Pero ang kailangan matuunan ng pansin ay maganda habang maaga pa ay ma-expose na ang mga angat sa men's team. Sila yung hindi na pwede sa youth team dahil lampas na ng 19, kaya men's team na ang kanilang next step. Karamihan sa mga players na ito ay ang mga kabatch ni Mason Amos na karamihan na ay nasa kolehiyo. Actually marami sila, pero 5 players ang ating babanggitin muna. Una yung 6'7 na si Luis Pablo. Sa ngayon ay 20 years old at naglalaro ng power forward. Ikalawa ay si 7 Gagate, standing 6'8 at naglalaro ng power forward center. Siya rin ay 20 years old na sa ngayon. Ikatlo ay si Hench Kobe de Mesana, another power forward center. May balitang 6'9 na ngayon at 20 anyos na ngayong November 8. Another one is Alex Konov, standing also 6'7, naglalaro ng 2 and 3, at 20 years old na rin sa ngayon. And lastly ay si Calum Harris, ang 6'5 shooting guard small forward. Siya ay magbe-20 na rin next year. Well, sa ating mga nabanggit, wala mang 7-footer, pero may size sa mga players na ito. Hindi rin biro na at least 6'7 ang kanilang mga height. Wala maganda sana sa mga players na aangat sa men's team, yes mahirap kumuha ng spot. Pero sa ngayon ay pwede natin gayahin ng Japan na ini-expose na sa mga competitions ang kanilang mga next gen players. Well, habang maaga ay nakakaroon na ng chemistry at ang mahalaga ay hindi natetenga. Well, sa mga nabanggit ay pwede rin ihalo ang mga nakapila sa Gilas o mga dating naglaro na katulad ni Francis Lopez. Well, sila na siguro ang literal na Team B dahil one day sila isa-isa lang aangat at magkakaroon ng opportunity sa Team A. For now ay marami pa rin tayong supply ng players. Pero again, ang maganda ay maihanda na ang mga susunod na generations.